Okay, magandang umaga sa inyo. Ngayon ay darako tayo sa pagbabalik-aral. Ano-ano nga ba ang elemento ng kabutihang panlahat? May mga kabutihang panlahat, ito ay binubuo ng mga mahahalagang elemento. Number one, ang paggalang sa individual na tao. Pangalawa, ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. At ang pangatlo, ang kapayapaan. Huwag niyong kalilimutan ang mga elementong yan upang makamit ang kabutihang panlahat. Dadako tayo ngayon sa ating pangalawang paksa sa ating week 2. Ito ang mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Narito ang ilang nakahahadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Number 1, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat. Subalit, tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Ikalawa, ang individualismo, ibig sabihin ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin. At ang pangatlo, ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. May mga kondisyon sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Tatlong kondisyon ang kailangan upang makamit ang kabutihang panlahat ayon kay Joseph De Torre 1987 mula sa kanyang libro na Social Morals. Una, ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makakilos nang malaya, gabay ang dayalogo, pagmamahal at katarungan. Pangalawa, ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. At ang ikatlo, ang bawat individual ay nararapat na mapaunlad patungo sa kanyang kaganapan. Tandaan, ang dignidad ng tao ay nangangailangan ng pagkamit sa kabutihang panlahat. Masasabing tunay na kinilala ang dignidad ng lahat ng tao. Kung nananaig sa lahat ng pagkakataon ang kabutihang panlahat. Ang lahat ng tao ay nararapat na magmalasakit upang lumikha o sumuporta sa mga institusyong panlipunan. At paunlarin ang kalagayan ng buhay ng bawat individual na sumasalamin sa lipunan.